Makakausap niyo po si Apple Magbutay. Ito po yung concerned citizen idol. Ngayon, ihihingi po niya ng tulong ang mag-ina na pinalayas na sa inaupahan po nila. Kaya nakatira na lang po sila idol sa may jeep po diyan sa may barangay New Lower Bikutan. Taguig. Oh, nakita ko yung video nito, pinakita sa akin kanina ni Odette. Ayan po si Nanay Julieta. Ayan naman po yung anak niya na si July. Ito po yung jeep na tinutuluyan nila ngayon. May mabait lang po na kapitbahay na pinahiram sila ng jeep at binigyan din ng extension para may ilaw sila. Sa jeep na lang natutulog itong si Nanay. Ayan oh. At yung jeep na hindi nila pag-aari. Okay. Pinalayas kasi sila ng bahay, diyan lang sila tumutuloy kasama ng kanyang anak. E paano kung yung may-ari ng jeep, ikiklaim na yan pumasada na, at ipapasada na. Kawawa naman tong si Lola, 69 years old. Ayan, ginawa ng bahay yung jeep. Okay, at kasama niya yung kanyang anak na 34 years old na may sakit. Paano kaya sila nabubuhay? Okay, yan ang malaking tanong. Kaya isang concerned citizen po ang nakipag-ugnayan sa amin at pinatutulungan itong si Lola. Ito ang gusto ko talaga palagi. Someone, somewhere, out there, na magipag-unahin sa atin, hihingi ng tulong, hindi para sa kanya, kundi para sa iba na mas nag-i-caus pa sa kanya. Mm-hmm. Bayani ang tawag ko rito. Ito si Apple Magbutay. Bayani po ito. Mama Apple, magandang hapon. Good afternoon po, Idol. Ma'am, kanina pa namin kayo pinag-usapan. Sabi ko, bayani po talaga kayo. Ang bait niyo po. Sana po, lahat ng netizen, lahat po ng tao, katulad po ninyo, na may pagmalasakit sa kapwa. Ma'am Apple, paano niyo po nakilala itong si Lola Julieta? Saan niyo po natagpuan ito, madam? Eh, yung partner ko po kasi sa Taguig nakatira, sir. Okay. Eh, nagkaroon po kami ng maliit na negosyo, lugawan po. Okay. Lagi ko pong nakikita si nanay na dumadaan dati, may bitbit na mga kalakal. Aha. Okay. Kaya po nakilala ko si nanay. Saan po banda ito sila nakapwesto, Ma'am Apple? Dito po sa pinagkaisa po sa New Lower Bikutan. Okay, sila daw po ay pinalayas. Kokorek ko lang po yan. Ang sabi po ni nanay, kusa daw po silang umalis. Dahil? Kasi hindi na po nakakabayad dahil walang trabaho yung anak niya. Nahiya na si nanay, tapos medyo magulo daw po yung kasama nila sa taas. Lagi daw po nagiinom. At yung kanyang anak na kasama niya ngayon may sakit, so walang trabaho? Wala na po, hindi na po nakakakilos. Ano po kinabubuhay nila ngayon? Eh ngayon po, yun nga po ang problema ni nanay kasi yung mga kalakal niya kahit dos hindi na daw po binibili kaya mga tulong na lang po ng kapitbahay tsaka ng barangay namin ang pinang araw-araw po nila. Sino po may-ari ng jeep? Yung dito po, hindi ko po nakuha yung buong pangalan pero nasa tapat lang po nitong mismo nakagarahe. Okay, si Lola kasama yung anak niya na may sakit. Dalawa lang po sila sa buhay ngayon. Opo. Nasaan na po yung kanilang padre di pamilya? Saan daw po ang asawa niya, nai? Pwede ba kausap si nanay? Pwede ba kausap si nanay? Yan pala eh. Opo. Okay. Nanay Julieta. Magandang tanghali. Okay. Nay, napakabait po itong si Apple Magbutay. Nilapit kayo sa amin. Ano pong pinakasitwasyon yung gadyan ngayon, nay? Dito kami sa panagajit. Gano'n kayo katagal dyan, nay? Pag-isang buwan na. Eh, saan kayo kumukuha ng kinakain nyo pang araw-araw, nay? May nitulong sa akin ang mga malambot na puso. Okay. Now, dati raw kayo nangangalakal, pero ngayon wala nang bumibili sa inyong ibinibentang mga nakakalakal ninyo. Oh, wala na. Oh, ang sakit naman yan. At yung anak nyo po may sakit? May sakit. Okay. At kung wala pong magbigay ng tulong, wala pong kumbaga, magmagandang loob, wala kayong kinakain? Wala. Talagang wala. Talagang wala nang kinakain. Okay. Eh, nay, buti hindi kayo nababasa dyan pag umuulan. Yeah, mayroong kapal ang jeep. Buti pinapayagan po kayo nung may-ari ng jeep na para dyan kayo tumira muna, nay. Mabait man. Mabait, okay. Yun. Eh, mabait talaga ang Diyos, nay. Pinagdugtong-dugtong. Mabait yung may-ari ng jeep. Tapos kayo po ay pinakiusap sa amin ni Apple. Nay, ano po yung gusto nyo? Pwede namin maitulong sa inyo, nay? Sabihin nyo lang po. Kubo. Bahay. Kubo lang. Kubo. Hindi po kubo ang ibibigay ko sa inyo. Hanapan ko po kayo, nay, na mararentahan ng bahay. Ako po magbabayad ng renta for 1 year. Isang taon na agad ang babayad ko.
Tapos, hanapan ko kayo ng pangkabuhayan. Nang sa gayon, meron kayong kinikita. Hindi na pangangalakal. Ano pong alam niyo pong hanap buhay na o yung negosyo? Anong gusto mong maging negosyo kung sakali? Negosyo? Para hindi ka na mangalakal. Idol, tindahan daw po. Ayun. Solved na. Tindahan na eh. Oo. Oh. Ganyan nga maganda. Karinderya na eh. Gusto mo? Dagdagan natin karinderya. Hindi na kaya, Idol. Mahina na si nanay. Ha? Okay. Ang sari-sari store lang ho. Sari-sari store na lang, nay. Yung merong kasamang bigasan. Ano, nay? Nay. Salita ka, nay. Magpasalamat po kayo kay Apple, nay. Daghang salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa akin. Walang ano man, nay. Gitawaan. Tawaan ko sa pinginyo. Alam mo, siksik, miklik, at umapaw pa ang biyayang. Ibalik sa inyo ang pagtulong mo sa kaibigan. Huwag kang umiyak, nay. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, nay. Idol, umiyak na si nanay, idol. That's tears of joy. Tears of joy and apple. Eh, ito ang sagot sa kanyang mga dasal, idol, eh. Magtawa ng bahay. Okay. Kukunan natin si nanay ng mararentahan ng apartment. Magiging maayos na lahat, nay. Kasi makukuha mo na yung matagal mo ng gusto. Mm-hmm. Ang sabi ko, sir. Nay. Sabi niyo lang kung nandito sa salary, kung sila basta ang parokan, kung basta ng anak, ako bahala kung basta sa ulan, kung walang tulong sa akin, kahit katitan. Okay, nay, ito pa nay, gusto ko idagdag na tulong, ipagagamot natin yung anak nyo. Alam ko na po kung anong sakit ng anak nyo. Ipagagamot po natin yan. Nagagamot po yung sakit ng anak nyo. Meron yung ano, 6 months ata. 6 months straight, meron kang inumin, pagkarami-raming gamot, and then after 6 months, mawawala na yan. Opo. Idol Wati, nabigyan na po sila nanay ng gamot galing pong barangay. May maintenance na po si yung anak niya araw-araw po na gamot. Ah, good. So, yung tirahan na lang, tapos maayos na tirahan, and then yung hanap buhay, pangkabuhayan. Sige, ayun. Sabi mo kay nanay, huwag na siya umiyak dahil meron na 1 year advance payment ko na agad yung renta niya. Okay? Tapos bigyan ko siya ng malaking sari-sari store. May kasama pang mga bigasan doon. Oh, yan ay, bibigyan ka ni Idol Wapi ng pagkakabuhayan mo para hindi ka na mga ngalakal, ha? Sa bahay na lang kayo, maaalagaan mo yung anak mo. Tapos doon mo na rin kukunin yung pang-araw-araw mo. Ayun. At babantay namin siya. Okay. Sige. Nay! Idol, matagal niya na raw itong inintay. Matagal inintay. Dumating na yung inintay niya. Dahil kay Apple, magbutay. Oh, di ba, Ma'am Apple? Kaya nga, hanga-hanga ako sa'yo, Ma'am Apple. Ayun. Eh, laking lola po kasi ako, kaya hindi ko po maatim na makita sa nanay na nasa jeep. Ayun naman pala. Napakabuti niyo po, Ma'am Apple. Ako po'y sumasaludo. Sobrang hanga po ako sa inyo. Okay. Sige po, bukas na bukas po ma'am, may reporter kami darating dyan para i-assess si nanay kung saan siya narapat tumira, kung saan bandang lugar, apartment, condominium. Oh, hindi natin alam kung ano yung narapat. Basta ibibigay natin 1 year advance payment and then set up natin tindahan. Apa? Meron po dito sa lugar namin yung mga sanglatera po. Ang sistema po ng sanglatera, isang bayaran lang po, tapos may kontrata po yun. Okay. Pagtapos po ng kontrata, mababalik po ang pera. Kesa ano? Po renta. Ano yan? Baka scam yan? Paano ba yan? Ano po? Ha? Para kung titirahin nyo yung bahay, magbibigay lang po kayo kung magkano nila sinasangla. Pag natapos po ang kontrata, ibabalik din po nung may-ari yung pera nyo bago po kayo makalipat uli ng ibang bahay. Kumbaga parang mapaikot lang po yung pera, hindi na po sa utang. Ayaw ko po, parang magulo yan. Hindi po. Kukuha na lang po ako ng apartment, sigurado pa. Maski na wag na ibalik yung pera dun sa upa, basta sigurado. Baka mamaya bigla na lang palayasin si nanay. Hindi po. Baka makipag-away lang ako ng di oras. Rentahan ko ng si nanay na apartment, 1 year in advance. Wala pa tayong utang na loob kahit kanino. Di ba? Okay po. Yan na lang po. Ayaw ko yung latera-latera. Malabo. Ha? Pasensya na po, Ma'am Apple. Salamat po sa suggestion niyo. Pero po, hindi. Gusto ko walang manggugulo kay nanay. 1 year apartment. Okay, diretso ko na. Idol. Then the following year, dadagdagan pa natin. Salamat po, Ma'am Apple. Nay! Nay, kausap ka.
Nay, may tirahan na po kayo, Nay, bukas. Okay. Well, siguro sa isang bukas kasi hanap pa tayo. Okay? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Opo, Nay. Magandang hapon po, Nay. Okay. Ayun. That's tears of joy. Naiyak siya. Naiyak ka na rin, Sherry. Naiyak na si Sherry. Si Sherry kasi makalola to eh. Makananay. Ako rin, makananay din. Mama Apol, salamat po Mama Apol. Huwag niyo ibawa ang telepono Mama Apol para kunin po namin yung detalye kung saan namin eksakto mapupunta si nanay, ha? Mama Apol. Okay po, Idol. God bless po Mama Apol. Ingat. God bless din po. Yan. Yan yung gustong-gusto ko talaga, mga kapatid. Yung bang mga kababayan natin na may pagmasakit sa kapwa. Marami yan. At may mga pulis pa. Traffic enforcer. Police, bibigyan ng pera. Yung isang nangangailangan ating kababayan, punta ka doon sa wanted sa radyo, tutulungan ka. Traffic enforcer. Ganun dapat. Yan yung isang magandang value ng Pinoy. Yung tinatawag na bayanihan, tulungan. Hindi mo naman kailangan ikaw mismo ang bibigay. Yung bang, hahanap ka ng taong na pwede makatulong, at kami yon, para matulungan yung kapwa mo. Yun yun. Yung sa puso mo, gusto mo talaga matulungan ang kapwa mo. Ganun ang Pinoy. Tatak Pinoy. Okay. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Raffy, meron na po itong 15.3 million subscribers. So, huwag niyo pong kakalimutan na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button sa gilid and pindutin niyo po yung all para lagi po kayong updated at lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Meron na pong 15.3 million subscribers.